Yung. Yan mga kailas, suko na tayo nandito ngayon. At yang, uy. May ano na may tinatambak na naman bago mga kailas yun. You know. Ano. Yan may tinatambak na bago mga kailas itong mga ano mo naman itong ginagawa na ng simentong na naka parang jackston ba. Yan o. Papunta na ron o. Ayun, may nagano. May gumagawa mga kailas. Yan. Kaganda na eh. Sus. Yun. Yan mga kailas o. Kala mo dagat oh. Yan, daming mga gumagawa doon oh. Hanggang doon yan mga kailas, hanggang papunta roon pag dugtungin to eh. Itong papuntang aparin na to. Iba-ibang kontrata. Yan. Yan. Yan naman yung mga ano mo. Talagang pinupulido na gawa ng ano. Pag may bagyo kasi, akala mo, maabot ang tubig dito eh. Dito sa banda rito eh. Gano. Kaya nga, kahit nga ganyan yan, pwedeng ano rin yan pag talagang malakas ng malakas. Lalo yung magpapawala na yung dam. Yan mga yan oh. Dami sila oh. Ay, palang tao dyan na gawa-gawa eh. Yan. Kulang makinarya. Puro ano lang. Yan, tingnan mo yung kapaligiran mga kailas. Kaganda, yan o, kaala mo. Diyos, kaganda. Ang time check na ito mga kailas, alas 8:37 mga kailas. Yan, yan mo. Iikot ko yung kamera natin. Yan, punta raon. Dahil mga tao doon, good luck sa kailan na. Kudos sa kanilang guys. Itong silang mga gawa rito. Ayan. Doon tayo papunta mo. Mainit din eh. Yung. Maganda na ito sa river control. Ayan. May nakaumang ng panglagyan nila ng ano mga kailas. Ayan o. Paglalagyan na ng solar. Balang araw pag na-discover ng mga binata o lahat ng mga tao rito pwedeng pag-stambay ng mga bandang alas ay makikita mo yung ano yung sunset. A few moments later. Nandito tayo sa medyo tabi-tabi kasi ano, mainit. Maraming kawayan din yun. Oh. Maraming kawayan nito mga kailas. Yan. Yan, pag matapos yun sa banda roon, pasyalan natin yung mga ginagawa na doon mga kailas. Dito, ito tayo sa tabi-tabi muna. Yan, maraming kawayan. Pero itong kawayan nga sinasabi na ito, yung yellow color na ito, eh hindi po maganda. Season by season ang pagkukuha nito kasi madaling bukbuk. Madaling bukbukin. Ang dami oh. Kahit kumuha ka dyan, libre yan, walang bayad. Pero wala ang mangunguha kasi binubukbuk agad pagka yan ang ginagamit mga kawayan. Kasi maraming klaseng kawayan mga kailas. Kaya itong kawayan nito eh, madaling kaptan ng punggos. Delikado itong dinadaanan ko rin niya. Baka lulubog tayo, yan o. Malambot ang lupa. Yan. Uy, malambot nga. Sus. Makamay ko muna dito sa nadaan tayo dito sa ano. Kung parang mangyayin sa may simentado, dumadaan ka dyan. Sira ulo talaga eh. Tignan mo yung mga ibon, mga kailas, talagang napakasaya nila, walang problema. Yo. Walang iniisip kundi maghahanap na lang ng pagkain. Yo.
Yan, ma. Biro mo yan, oh. Hmm. Kung hindi na lagyan ng cerebral control to, biro mo yan, eh, lahat na yan, eh, ano yan, dating taliman yan. Yan, naging malawa na. May daming isda yan, mga guys. Dami nang huli, may mga tangkar-tangkar yan, oh. Tinan mo yun doon sa Bandaron, oh. Ayan, oh, mga trap ng isda. Yan, oh, sa Bandaron, yan, oh. Yan, oh. Eh, ano natin, zoom natin. Yan, oh, di ba? Hindi ko makikita kasi sobrang init. Pero makikita nyo yung mga dyan, mga ilas, yan, oh. Ding, ding, ding! Yan, daming... Sabi na rito kasi malalim, kaya walang nagpapakat din eh. Sobrang lalim kasi. Yun, mayroon may river control din doon. Yun o, hindi inumubra. Dati may nilagay dyan, doon. Sa Bandaroon. Wala. May na was out, gawa ng sobrang lakas talaga. Ano. Lalo magpakawala yung ano, yung magat dam. Nako. Siyempre kailangan nila eh. Wa was out eh, mas lalong malaking damage pag hindi ka na mapakawala. Yun. Yun o, tinan mo may mga bahay ba dyan. Sa likod nito, ano yan, kalsada na. Ay, yung bahay ng insect. Ni Ong. Inalaga nila ng ano ng kanal din. May asungot doon, asusina. Yan. Marami may nagtatanong na rito ng ano, na string bench. Yan o, dapat nga. Balatong tawagan. Oh, may pailaw-ilaw din yan ba? Saan may nilagay din? Yan o. Ano to? Sampayan? Sampayan! Kala ko i-wire na ano. Maganda, mag-alas 9 na mga galas. Kaya mainit, sobra. Kung may pangtanim na string bench nito ng binibilad din ito. Yan. Yung solar. Ang gulay-gulay din eh. Sinsana kayo sa ating video nga medyo magalaw. Uy, may kalabasa oh. Oh. Ang kulang nakita yun. Mamunga. Hindi mo pwedeng pitasan kayo kung ano ni bong. Dibong yan oh. Daming ano. Ay! Ay! Sa aski! Tukoy! Tuy! Yan! Tuy! 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 May tinatawalan ako. Yung mayari niya nasa likod. Ano yung bahay nila nasa likod. Maraming talim-talim dito mga kadlas noon. Na maalala ko pa noon nga eh nagipagbunot pa ako ng mani sa Bandarin eh. Ito, yung lugar nito. May bangka doon. Ayun sa ambara ko doon. Dati, tinatayin mo rin ng mani. Mais. Ano-ano. Gulay. Ay, wala na. Tanging tubig. Kinain niya. Yan, biro mo yan. Yung tubig na yan mga kailas, doon yan. Sa Bandaroon. Yan, biro mo yung lawak doon. Tapos, nabaliktad. Yung tuwang ko ngayon, lupa ngayon. Ayan, nandiyan na yung lupa. Yung iba na may-ari dyan sa lupa na yan. Nag-transfer. Dati-dati-rati doon sa Bandaroon, sa gitna yan eh. Wala ngayon. Wala na talagang... may nanguhuli doon oh. Matangin natin yun. Bawat taon ay nagbabago lalo kung siyempre bawat taon ay may bagyo. Kaya malalaki, malalakas ang ulan. Malalaki yung baha. Ayan. Yan ang problema dito sa lugar. Siyempre yung Cagayan River dapat talaga may river control truck. Ngayon ginawa na nila. I hope na hindi na to mawawas out kasi pulido naman sa pagkikita sa tingin ko pulido naman paggawa.
Ito magandang paano dito. Pasal-pasal dito pumunta ron, no? Yan. Solar mailaw. Maganda ito pagpasyal nito. So, gabi, hindi pa ako nakapunta ng bandang gabi rito. Dami daw pumupunta rito sa gabi. Hindi mo naman. Ang ganda eh. Dati-dati nagwa-vlog tayo sa banda roon. Yan doon sa may bahay. At may ano doon, may nangingisda. Yan o, sa banda roon o. Eh ano nga natin, subukan natin i-zoom. Ayan. Zoom natin. Zoom, zoom, pay, zoom, zoom. Sige, pay. Sige pa, sige pa. Subukan mo pa. Nang isda o hindi naman ano yata, hindi naman tao pala. Hindi tao. Tao-tao lang. Itong ano kasi ito, itong tubig nito. Eh marami nang nawawalang tao rito sa ano. Hindi alam kung anong dahilan, basta kaya bigla na lang malulunod. Bigla na lang malulunod. O hindi marunong lumangoy. Hindi natin alam kung anong dahilan, anong cause talaga sa pagkaano nila. Minsan may dalawang talagita rito dating ano. Wala pa itong river control na ito. Picture taking mga estudyante. Biro mo nag-picture taking lang, hindi na nakabalik. Nalaman-laman lang eh, nawala eh, nakita doon sa bandaraon ba malapit doon sa ano, yung papunta nga pare. Yung isa nakakita kagad dito. Lumutang na, wala ng buhay. Kaya nga, di ka basta-basta lumangoy nito. Itong ilog nito. Kaya makikita nyo, walang nangangahas nga lumangoy-langoy dito. Mala, sobrang lalim to eh. Nasiguro sa ano to, nasa 20 na yata to. At saka walang nangahas nga lumangoy dito. Dati-dati maraming naliligo. Mula nung maraming nawawala. Wala na. Mayroon mang nag ano, yung mga naglalagay ng tanggar yan sumanda diyan, oh, yung mga ano ba yung pang-trap ng isdang maliliit o kaya tilapia, depende halo-halo kung mga ano. Yan. At itong Cagayan River na to mga kailas, nandito yung ginto rin. Bakit ko nasabing ginto? Nandito yung isdang na napakamahal. Ang tatawagin ng mga Ilocano ay lodong. Lodong mga kailas. Itong Cagayan River mga kailas, yung sinasabi nilang maraming sabihin nga ginto, ano yung sabi. Hindi ginto nga, ginto ba nga. May gintong isda rito nga tatawagin. Kasi yung sobrang mahal ang kilo, seasonal lang paghuhuli at pinagbabawal na din ngayon. Kung hindi season ang paghuhuli, yung tinatawag na isda mga kailas, tinatawag na lodong isda. Mukha parang ano siya, yung parang tilapia po, hindi malaki yung tiyan niya. Saka may ano siya sa tiyan na medyo maliit ang ulo niya. Tapos yung tiyan niya, medyo bilo. Pero pag unang huli niya, unang pintahan pumapatak ng 2,000-3,000 kilo. Yun ang masasabi ng ginto. Hindi ka basta-basta makakain yung pira mo i-budget. Parang ano lang, pang-budget mo lang talaga. Pambili ng ibang bagay. Pag ibibili mo sa isda ito. Nakatingin mo, siya lang sa amin eh, parang buto-buto na lang sa amin yung siyempre hindi naman pinapakain sa amin mga trapador eh, sino lang makakain, minsan may natitira yun.
Minsan nga, bihira lang tira, talaga sinisip-sip nila. Kaya paano matitip mo, eh, talaga na ating buto sinisip-sip. Eh. So, sobrang mahal nga eh. Kaya dito nga, nag-ipag-isip ako, makabili ng pamingwit. Makabingwit, baka mabingwita natin, masambahan natin yung lugo niya. Pero mo niya, sobrang mahal nun. Basta makakuha, yung ano nga, yung nangingisda nga nun eh. Nakapagpatayo ng bahay dahil sa pangingisda lang ng lodong. Noong kasi marami pa. Ngayon eh, medyo bihira na, kaya nga pinagbabawal lang bipar dito sa Cagayan Valley. Sisyon na lang paghuhuli. Kasi dati-dati, pati babae, dapat sana yung babae, hindi na hinuhuli yun. Binabalik sa dagat eh, para rumami. Siyempre, pag makikita lang, pag buntis yung ano, yung isda eh, siyempre maraming ano yun, maraming itlog sa loob, eh di mas masarap ang kainin yun. Kaya yun ang istorya dito sa Cagayan Valley, mga bibir, mga Cagayan Valley Rivers, mga kailas. Yan. Maraming dati-dati, magmababaw yan. Daming ano dyan, nangingisda, nangunguha ng tulya. Maraming tulya ito. Eh, lalo na siyempre na itong tabi roon. Yan. Daming tulya dyan. Yan sa mga mababaw, mga kailas. Sa mga mababaw dyan, daming tulya. Yan. Sa Bandaroon, sa Bandaroon. Yun ang bandaroon sa matabi-tabi. Ang pinakamaraming tulya nga maliliit doon sa bandang Lalo na malapit sa Apare na yun. Yun ang pinagkukunan nila. Ah, halos araw-araw kung saan galing yung tulya na yun. Tuloy-tuloy na ang kuha nila noon. Makikita mo doon sa Bandaroon pag pumunta ng Apare. Nakatapon lang yung mga tulyang malalaki. At saka yung manipis na clam. Manipis ang shell niya. Dami rito. Yan pinagkakitaan ng iba. Uy, dami ilabon dun. You know. Okay mga ilas, dito na lang po tayo sa ating vlog. At maraming salamat kung nakarating kayo sa dulo ng ating vlog mga kailas. Yan, nandito pa rin tayo. At don't forget to hit notification bell mga kailas, para ma-notify kayo sa ating susunod na pagbablog, ang mga video natin, kung saan-saan tayo makakarating sa ano, para makakuha lang tayo ng footage. Bye bye mga kailas, and don't forget sa pag-subscribe kung bago lang kayo sa channel ko. Bye bye and God bless you.